Wala, kasi pinanganak tayong Katoliko, kaya naging Katoliko tayo. Sa atin ba yung bumubusina na yon? Tingnan nyo, baka meron naman tayo nakaharang dyan nagagalit sa atin. Hindi, daw ang kay Dosigon. So, ang ating goal po rito, matutunan natin kung bakit tayo baptist. Kasi nga, galing na tayo sa lumang pananampalataya natin na naging ganun tayo na hindi naman natin naunawaan kung bakit. Kasi nga, naipanganak na lang tayo na ganun. Di ba? Kaya, mga kapatid, dito po, no, pag sinabing Baptist heritage o yung Baptist history, kailangan matrace po natin yung history ng Baptist. Ano po? Hindi lang basta nasabihin natin kung ikaw ay binautismuhan sa Katoliko, nagiging Katoliko ka. Kung ikaw ay binautismuhan ng Jehovah's Witnesses, nagiging Jehovah's Witnesses ka. Eh si Kristo po, binautismuhan ng Baptist. Kung yun ang principle, di Baptist si Kristo? Amen? So hindi lang basta ganon, kung hindi kailangan, malaman natin kung bakit. Ano po? No, kasi, pag sinabi nating Baptist history, mga kapatid, ano, we cannot just go and get a book from a public library about the Baptist history. Hindi po eh. No? Kasi mostly po, ng Baptist history were written in blood. Ewan ko po, no, kung naunawaan nyo pag sinabing sinulat sa dugo. Sabihin, mga kapatid, they were not allowed, no, to write the history ng Baptist. Kaya ang ginawa po ng mga Baptist, mga kapatid, na pag sila ay kinukulong, kinukuha mismo nila yung kanilang dugo at yun ang ginagawa nilang tinta. Na, kaya written in blood. Ano po? Kaya alam niyo po, mga kapatid, na outside, sabi nga dito, outside of the Word of God, one of the greatest areas of spiritual ignorance is that concerning the history of the New Testament churches over the past 2,000 years na po siguro ngayon. Ano po? Kasi yung Roman Catholic is led to believe na his is the only church. Di ba? Kaya ang tawag nila sa Roman Catholic, the church. Ha? Na ang ano raw, ang church daw ng Roman Catholic started kay Saint Peter. Na si Apostol Pedro. Na? Sabi niya, and has continued intact down through all centuries. Kaya all non-Catholic denomination, ang tawag sa kanila, departed brethren. Na paliwanag po natin, yan po. Na? Una, sabi nga nila, si Saint Peter daw ang founder ng church. Saan po naging basihan po yan? Sa Matthew, pwedeng ilagay yung verse dyan, Matthew 16:18. May tao pa ba dyan sa taas? And I say unto thee, kausap po ng Panginoon dyan si Peter eh. Thou art Peter, comma, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now you analyze and study, mga kapatid, itong verse na ito. Though the Lord Jesus Christ was talking to Peter, nakuha niyo po? Kausap niya dyan eh, si Peter eh. Nang sinabi niya, and I say unto thee, no, si Peter po yan, thou art Peter, comma, and upon this rock, I will build my church. So, sa madalit sabi, mga kapatid, God, or the Lord Jesus Christ, was not referring to Peter as the foundation. The Lord Jesus Christ was repairing to the rock and upon this rock. Para sabi niya, no, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Ngayon, ang tanggap po dyan ng Roman Catholic, no, nang sinabi ng Panginoon, upon this rock, si Peter ang tinutukoy, I will build my church. Never been, mga kapatid, no, si Peter ay naging rock. Na, ang translation po ni Peter, mga kapatid, sa Greek ay stone.
Hindi po siya huge rock. Now, yung rock na tinutukoy ng Panginoon dito, malaki po yan eh. Na, at yung sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church, the Lord Jesus Christ was referring to himself. 1 Corinthians 4:4. 4:4 o 10:4 yata. 10:4 muna. Okay. And did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock, and that followed them, and that rock was Peter? Si Christ po. So, ibig sabihin, a New Testament church or a New Testament Bible-believing church or Bible-believing Baptist church, wala po siyang human founder. Wala pong tao na nagtatag sa kanya. Kasi si Peter, tao eh. Well, in fact, mga kabatid, St. Peter was known to be the very first pope. According to the Roman Catholic. Na? Una-una, mga kabatid, Peter was already disqualified to be the first pope. Kasi pag pope ka, dapat wala kang asawa. Eh si Peter may biyanan. Pwede ba magkaroon ka ng biyanan, wala ka asawa? Amen? So, sablay agad eh. Tama po ba? Yung nga lang, now this church, the church, the Roman Catholic Church, mga kabatid, na, they make us believe that they are the only church. Kaya yung non-Catholic, ang tawag sa kanila, departed brethren. Na, parang pag hindi ka Katoliko, lumayo ka o umalis ka sa Katoliko. Ang tawag nila dyan later on, Protestant. Na, sabi nga, the average Protestant think true Christianity disappear during the Dark Ages. Yung Dark Ages po, atin po mapapag-aralan din yan kung ano po yung Dark Ages. Ano po, pag nakita na po natin yung Trail of Blood. Na, and was revived after the Protestant Reformation. Kasi yung Dark Ages, mga kapatid, alam niyo po ba, yung salitang crusade ayaw ng mga Muslim? Kasi nagkaroon po ng krusada ang Roman Catholic Church noong araw na lahat ng non-Catholic ay ipapatay. Karanmihan po dyan mga Muslim eh. Kaya ayaw ng mga Muslim yung salitang krusada. Halimbawa, Jesus Save Crusade. Ayaw nila yan eh. Sa kanila po, hindi po save yun eh, kung hindi death sa kanila yan. Ha? Nakikita niyo po yan mga kapatid na merong mga krusada ginawa ang mga Roman Catholic. Nasa history pa rin po yan. Makikita mo pa rin yan mga kapatid sa ibang mga sa public library pero bihirang-bihira na. Na, pag sinabing Dark Ages, mga kapatid, lahat ng non-Catholic na persecute po yan, kasama mo ang mga Anabaptist po yan na pinagpuputol ang ulo at napakalayong kilometro po yan, naglagay sila ng mga poste ng mga kawayan ba at doon nakabitin ang mga ulo ng mga Anabaptist. Sa madalit sabi, mga kapatid, na, Baptists are not Protestant. Huwag po kayong papayag na tayo po ay protestante. Hindi po tayo protestante. Tayo po ay Baptist. Bakit po? Ang protestant ay nag-umpisa nung umalis yung mga pare na they wanted to reform the Roman Catholic Church. Kaya ang tawag nga sa kanila, mga kapatid, mga reformer. Eh samantalang ang Baptist all no, exist no, kahit wala pa po yung deklarasyon ng Roman Catholic Church na sila po ang tatoo o kaisa-isang church. Ibig sabihin, nag-e-exist na po yan. Wala pang Catholic po nung kapanahonan ni Christ. Ang mga nando doon, mga Pariseo at mga Sadduceo, Judaism, ang reliyon nila, wala pang Catholic. E nando doon na po yung mga Baptist. Nagawin niyo po, mga kapatid? Na?
Kaya during the dark ages, hindi po tayo nawala. Nandoon pa rin. Kasi sabi na, a lot of Baptists had been hoodwinked into believing that they are Protestants and had the beginning in England in the early part of the 17th century. Galing daw tayo sa England. Na? Yan po yung mga Puritans ng araw. Yan po yung mga si Roger Williams. Na? Sa totoo lang mga kapatid, ayaw ko po ng subject na history. Kayo ba gusto nyo? Ayaw ko po na nagme-memorize. Alam niyo po kasi pag history, kailangan sakto lahat yung dates eh. Eh ayaw ko po nun. Pero kailangan alamin mo. Yung araw, naalala ko yung si John Paisley, si Dr. Paisley. Naalala niyo yung matanda dito, galing sa Washington. Nasa baba pa po tayo. Siya po yung naging preacher po natin nung isa sa mga graduation ng Bible School. Matanda. Di sabi, pastyal ko rin siya. Dinala ko sila doon sa May Mount Samat. Tinanong ako sa history ng Pilipinas, patay ka akong gano'n. Ano ba raw yung death march? Ano ba yun? Sabi ko, buti na lang doon puso, doon sa Mount Samat. May nakasulat. Binasa ko na lang sa kanila. Sabi ko, dito po nag-umpisa yung death march, nag-merge po dito, papunta po doon sa San Fernando, sa Tarlac. Sabi ko, mula noon, nag-aral na ako. Mahirap na, mapasubo. Katulad yung isang Pilipino, nagpunta sa Amerika. Tinanong yung ano ba raw ang Pilipinas, ano ba raw ang itsura, yung geographical, ano ba niya. Eh, mabuti na lang, memorize niya yung kanta ni Yoyoy Villame. Di ba, yung Philippine geography. Kinanta niya eh. Bilib na bilib yung Amerikano eh. Sabi ko, nakakatulog ni pala ito si Yoyoy Villame na ito. Yung Philippine geography niya. Na? But anyway, yun po ang nangyari po sa atin, mga batid. Kaya history is to be studied in the light of the Word of God. Ano po? Now, kaya the Scriptures, no, promise and history confirms the existence of the true New Testament Church is in every period, at least, no, the last 19th century. 19th century pa ba tayo? 21st century na tayo ngayon? Nasa 21st century na tayo, di ba? Okay. No? Ngayon, meron tinatawag dito yung perpetuity. Ibig sabihin ng perpetuity, mga kapatid, ay continuation. Yung hindi po napatid. Ibig sabihin, yung heritage po natin, hindi po yan nawala. Nandiyadyaan pa rin po yan, mga kapatid. No? Nagkaroon lang ng iba't ibang pangalan. Kasi nung araw, ang tawag po na sa mga tagasunod kay Kristo ay Disciples of the Lord Jesus Christ. Pagdating doon sa Antioch, sa Acts, mga kapatid, yung mga kalaban ng paniniwala na yan, kinutya sila. Kaya tinawag itong mga disciples si Jesus Christ, no? Ang tawag ngayon ay Christian. Na doon sa Antioch sila, first was called Christian, pero it was not really a good title. It was a title po na they are mocking the followers of the Lord Jesus Christ. Ganun. So, nakirin na po natin yan hanggang ngayon. Ano po? Sabi ko sabihin, by this we mean that in every age, there have been true New Testament churches and believers who remain faithful to the Word of God. Kaya mula po nung Matthew na 16:18, and upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Tapos sa pagitan po dyan ng Matthew 18:16 na sila po ay nagkaroon na ng church discipline. So, ibig sabihin na na-organize yung church po during the earthly ministry ng ating Panginoon. Na ang tawag nga sa kanila noon ay followers of the Lord Jesus Christ o disciples of Christ. Yun po ang tawag sa kanila. Na, may bakit po natin kiniklaim na yun po ay Baptist? For the very reason, lahat ng kanila pong practice, according to the Word of God, yun din po ang ating pong practice ngayon. We believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ. We believe po sa visible return of the Lord Jesus Christ. We believe sa kanya pong form of government. Na, and we believe that the Bible is our rule of faith and practice. Marami pa po. Na, and we believe, mga kapatid, na maging ang mga officers and church ay na pastors and deacons.
Pero hindi po tayo nagpa-practice ng deacons kasi po, nung nagkaroon ng deacons, ang first church, so ibig sabihin, nung kapanahonan ng early church, no, sila po ay no, multitudes ang membership. Mahirap po, magkakaroon ka ng 20 na member na isang pastor, hindi 19 na lang member, 7 pa yung deacons. Napatay na, halos lahat officialis na. Amen? But we have our, siyempre po, yung mga men of the church and women of the church. Na? So, yun po. Ano pa ba ang meron dyan? Na? So, yun po, mga kapatid, ang ginawa rin po nila. Okay. Na, kaya, kung ano po noon, yung organization na ginawa ni church, that is the same organization po na ating pong sinusunod pa rin ngayon. Kaya ang Biblia pa rin po ang may authority sa ating lahat. Hindi po pastor. Lalo't hindi member. Amen? So, ibig sabihin, ang laging final answer, the Word of God. Tanong po kayo ngayon. Sige po, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung ano man yung iniisip niyo po. Hindi po preaching to Sunday school, ha? Kaya magsalita kayo. Meron ba? Dalawa lang ang ordinance ng Bible, hindi po 7 sacraments, ha? Ano po yung ordinance ng Bible? Baptism followed by the Lord's Supper. Nabuksan ba kanina to? Na-drain dito? Parang umano niya. O yung host pa rin yung nagdi-drain. Tignan niyo yung binabaksakan ng tubig, ha? Baka magalit sa atin yung kapitbahay. Kung sa atin man bumabaksak, baka baha na yung kwarto doon sa baba. Check nyo, ha? Nabigyan niya ng, ano, ng microphone. Asan na ba yung mga wireless nyo? Yung wireless para nakakaabot dyan sa malayo. Pastor, ano po yung relation po nung ito pong nabanggit po na Baptist churches dun sa 7 churches po na nabanggit sa Revelation po? Okay. Ano ang relationship? Actually po, yung 7 churches sa Asia Minor, yun po ay mga local churches. Ibig sabihin, existing churches po yun. No? Though na they are not carrying the name Baptist, ano po, pero sabi diyan sa mga local yan, local church eh, yung mga locality pa, Ephesians, Thessalonian, Thyatira, na pero yung practice pa rin po nila na ay tulad nung kauna-unahang church na itatag. Okay. Now, bakit po inilagay po yun? Actually po, no? Nilagay po yun unang-una para sabihin nag-i-exist yung church na yan. Pangalawa, ang pinaka-main po diyan is the very condition of the church. Yung condition po ng church, ang sinabi, ano bang klaseng church ito at ano ang naging karanasan nila sa local church na yan. At ginamit yan no, ng Panginoon sa prophecy as a sign, one of the sign that He will soon be coming back doon sa condition ng mga church. Kaya tayo po ngayon, we consider we are now in the attitude or condition of the Laodicean church. Kasi yung ating faithfulness ngayon, hindi po pwedeng pantayan yung mga faithfulness ng mga nauna na they were really murdered no, for their faith. Na sa atin po ngayon, wala na, napakadali na sa atin eh, very lax na po tayo eh. Eh ganun po yung kondisyon ng sinasabi doon sa Laodicean Church. Na mayaman kayo sa pakiramdam nyo pero mahirap pala kayo. Ganon. Na? So, local church pa rin po yun, yung pa rin ay isang Bible-believing Baptist churches. Yung 7 churches sa Asia Minor na yan. Sige po. Ito pa. Sir, dun po sa the perpetuity of Baptists as a local church, tayo po sa Marilao. Mm-hmm. Meron po bang, ano po yung karapatan yung
ibang Baptist church doon sa local po na okay. Kanyang sa Marilao. Kasi medyo ano po yun sa ibang ano eh. Okay, ganito po. Now, ang Baptist Church, we believe in autonomy. Ibig sabihin, mga kapatid, na pag ikaw ay naging church na, then you will be a self-supporting church, self-propagating. Sabihin na, no? Every decision should be made by the church, syempre, according to the Word of God. Sabihin, na hindi na tayo pwedeng pakialaman kahit nung mother church natin pag tayo ay organized na church na. Nakuha niyo po. They can make suggestion, but they never just come here at sabihin, kami na magte-take over. Hindi obra po yun eh. That is non-biblical. Nakuha niyo po. Kasi nga, parang ano yan eh. Pag yung mga anak mo ba na nag-asawa na, may pamilya na, hindi ba hanggang advice na lang din tayo? Di ba? Okay. So, ganun po yan, mga kapatid. Ngayon, pag sinabing, paano kung halimbawa eh, mother church natin, hindi po basta-basta silang makakapasok dito eh. Hindi. We respect them because sila po ang naging sending church, sila po ang ating sending pastor, si Pastor Belmonte is my pastor, syempre po, then I need to respect him. Pero, para pakialaman tayo dito at manduhan tayo dito, hindi na po biblical po yun. So, hindi sila pwede. Di ba? And they cannot even expel any one of us na hindi naman sila part ng ating church. Now, ganito po. Isa pa, napagkakaunawa ko na sa tanong ni Brother Lito, no? Na yung ibang Baptist, na they call themselves Baptist, sila ba ay talagang legitimate Baptist? Now, listen, mga kapatid. Na, we as Baptists, we are very particular in authority. Pag sinabi natin authority, kailangan merong sending church na meron ding authority. Nakuha niyo po? Na kaya nga doon sa Tanay, nagkaroon ng problema yung simbahan, na hati ngayon na yung may handle po doon, nakikiusap kung pwede raw mag-affiliate sa atin para mabigyan sila ng authority. So alam nila na kailangan ng authority. And that is Baptist belief, mga kapatid. Na, kaya paano ka naman magkakaroon ng authority? Ano po? Yung authority po na yan, makikita po rin natin, mga kapatid, na yan po ay galing doon po sa Matthew 28:18-20. Sa Great Commission, tignan niyo po. And Jesus said and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Okay? Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, pinahayo na sila. Na? Teaching them to observe all things, whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Okay. Now, yung commission po na ito was given by the Lord Jesus Christ according to verse number 18, all power is given unto me. Diba? And the commission was not given to the apostles only. Kasi yung presence po dyan, nung sinabi ng Panginoon, are the apostles eh. Konti lang sila dyan, pero they were the church, the very first church. Na ang una nga, membro ng church ay yung mga apostoles. Kaya nung binigay po yung Great Commission, yung authority to preach, na hindi lang binigay sa apostol to, kasi pag sa apostol lang na ibigay dyan, wala na dapat ngayon. Wala na yung tinatawag na apostolic succession. Nangamatay na yung mga yan eh. Pero dahil mga kapatid, binigay po yan sa church, ano po, sa ibig sabihin, kahit wala na yung mga apostoles, pero yung church ando doon pa, then the authority continues. Hanggang ngayon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build.
Kung titignan nyo doon, parang future, di ba? Pero it is a continuous building na tinatawag nga natin ngayon perpetuity, hanggat ngayon, tuloy-tuloy po yan. Kaya nangyari, no? Yung church na yon na organized sa Jerusalem, mga kapatid, na nag-send sila ng mga apostoles, mga disciples sa Antioch. Tapos yung Antioch po ang parang naging pinaka-headquarters po nila. Doon na po nagsanga-sanga, no, ang mga missionaries. And everybody was sent, or they were sent, sa Acts chapter 13. Nando doon po yan. Na, pinahayo na po sila na merong daladalang authority from the church. Kaya yung ating church sa Paco, kay Pastor Belmonte, sinen po yan doon sa Mandaluyong. May church po sa Mandaluyong. Hindi po pwede magbigay ng authority ang isang Bible school o seminary. Church lang po. Ha? So, yun po. So, binigay po yung authority kila dito po sa Malate o Paco pa lamang po doon. Na? Tapos yun naman po, nagbigay ng authority sa akin para po magpunta rito. Nagbigay naman po ako ng authority as a church. Nagbigay pala po tayo ng authority kay Pastor Tan, kay Pastor Puntanilla, kay Pastor Glinoga, kay Pastor Solera, kay Pastor Tingson. Na? Nagbigay po tayo dyan. So yun po ang continuity. Dapat merong kang alam mo. Hindi maaari na ako lang. Pupunta ako sa isang lugar, Bible study ako na, then one day, marami nang inorganize ko sa church. That is not a church. You can call it a fellowship or a Bible study group. Pero hindi po siya church. Bakit po? Wala kang sending church. Wala kang sending pastor. No? Well, among Southern Baptists, hindi po sila naniniwala sa ganyan. Tayo lang sila ng tayo. Pero ang Bible Baptist po, we are very strong sa authority po. Hindi po uubra na walang authority. Na kaya nga yung sila missionary saya, sinend out natin siya. Kasi may Bible study siya doon, marami na hindi niya naman pwedeng tawagin mission dahil nga walang authority. So kumuha po, nag-affiliate sa atin muna sila bago naging missionary, na nung member na po natin, saka po natin sila sinend out. So meron tayong mission sa Riyadh ngayon. May authority. Later on, si James, na, ay mag-mimission na rin. Dito po, you see, send out natin siya. Meron tayong send out service, mga kapatid, na we are giving him, syempre po, by the power of God, authority, na to baptize at to start a Bible-believing Baptist church sa lugar ng Bustos. So, sabihin, sa Malolos, organize na sila, wala na tayong pakialam doon. Na, sa Santa Maria, kay Pastor Solera, wala na rin tayong pakialam doon. Na, kay Pastor Puntanilla, organize na yan, hindi na tayo pwede makigulo pa kung may gulo man sila doon. Na, but they can always come to us and ask for help. Pero for making the decision for their church, sila po yun. Ayan, si Pastor Jason, mission pa lang, may pakialam pa tayo doon. Kasi ako pa rin ang pastor nila. Ito pa rin ang church nila. Pero pag na-organize na po yan, they are in their own. Ganun din si James. Na kaya, mga kapatid, meron pong binanggit sa akin si James na not this coming Sunday, but the susunod Sunday, kukunin niya raw yung mga na Bible study niya doon, paati niya dito. Nagkaroon po ako ng idea na magdedeklara po ako na lahat ng mission po natin, siyempre pera yung Riyadh, no? Once every month ng hapon, dito sila sasamba. Pahakot natin sila hanggat hindi sila na-organize. No? Para malapit din sila sa atin, mga anak natin ito hindi natin kilala. Pag hindi natin kilala ang anak mo, baka anak mo sa labas. Anong pa po? Bakit? Okay.
ano po ba yung universal church tsaka ano yung local church? Okay. At ano yung pagkakaiba nila? At okay. Ang church po ba natin ay local church? Okay, now universal church believe. As the word says, universal. Now kasi ang universal church, no, they yung mga Baptist na naniniwala sa universal church, they believe that the birth of the church ay doon po sa day of Pentecost. Kasi hindi ba nagka-labo-labo sila doon, ang dami nila. Na, yun daw ang birth ng church. Pero hindi po yun ang birth ng church. It was the empowering of the church already. Na, kasi pag sinabi mo, na, universal church, dapat naniniwala ka na ang church nag-umpisa doon sa Acts chapter 2. Eh kaso wala na si Kristo noon eh. Umakyat na sa langit eh. Samantalang doon sa Matthew 16:18, sinabi ng Panginoon, di ba? Upon this rock, He will personally build His church. So, ibig sabihin, na ang birth ng church ay during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Now, ano pa ang mga preba po dyan? Well, yung earthly ministry ni Jesus Christ, may organization na po sila. Di ba? Meron na silang mga leaders. Meron na silang Lord's Supper. Meron na po silang baptism. Na ginagawa na po nila lahat yun eh. Okay. Kaya doon sa Acts, hindi po siya birth kung hindi po empowering na infilling na ng church. Na bakit po raw universal? Kasi nga, na ang universal naniniwala, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay tumanggap na without baptism, church na raw kayo. Eh, hindi po eh. Na, kasi yung very first member of the church were baptized. Diba? And they were added. Kaya nga sabi doon sa Acts, diba, chapter 2, they that believe were baptized and were added. Action. 2:44. So, ibig sabihin, they were added unto the church. Ibig sabihin, the church was already existing. Dinagdag lang sila eh. So, hindi po yun ang birth ng church. Na? Kaya, we as Bible-believing Baptist Church, tayo po dito sa Marilao, mga kapatid, we believe na sa local church. Kaya tayo po ay Bible Baptist Church local sa Marilao, Bulacan. Kasi ganun din, na bawat sulat ng Panginoon, di ba? Sa mga, yung mga epistles niya, ni Paul pala, sabi, unto the church which are at Galatia, unto the church of Corinth, unto the church of Thessalonica. Local lahat yun eh. May mga address. So, hindi po siya universal. Amen? Yung sinasabing one body, mga kapatid, na sinasabi yan, we are all, siyempre po, in Christ. Pero pag sinabi pong one body, meron kasing sinasabi po sa Bible, General Assembly, na sa Hebrews. Now, yung General Assembly, mga kapatid, those are the assembly of all Christians and local churches. Sa langit na po yun. Hindi pa po dito. Amen? So, we believe in local church according to the Bible. Marami po hindi nag-a-agree po sa atin dyan. Well, it's okay. Kasi yun ang ating pag nakita sa Bible. Hindi po yung atin ang tinuturo. No? Kasi sinabi nga ng Panginoon, I will build my church. So, ibig sabihin, siya po. Di ba? Kaya yung organization po nila nung nawala na itong si ano, Judas, no? Naghanap po ulit sila ng kahalili ni Judas. Amen? So, sa bawat church, 12 member, 13 member, isa Judas. Kaya kung 120 tayo dito, ilan ang Judas? 12? Kaya dito ngayon, merong Judas. Kaya pag sinabi ka, pag may Judas, is it I, Lord? Niisip mo kagad ko, ikaw yun eh. Oh, tanong ba? Sige po. Para maunawaan nyo ng gusto, ba't kayo naging Baptist? Sir, nung sa England,
17th century nung dumating yung Word of God. Tama po ba? Nung dumating naman po sa Asia, anong century po yan? Actually, dito po, makita natin na. Hindi ko alam kung anong centuries, eh, no? Pero alam natin na yung mga 1800 na meron na doon eh. Kasi nga si Rizal lumalaban na po doon eh. And Rizal, no, Dr. Jose Rizal, was, no, he was able to read the Bible eh. Kaya ibig sabihin na, no, para ang nauna dito sa atin, lalo na sa Pilipinas, are the Spaniard. Kasi sila ang nag-discover daw sa atin eh. Na anong ano yan? Sabi yung kanta ni Yoyoy Villame, March 16, 1521. Na? When Magellan discover. Maganda rin yung mga kanta ni ano ni Yoyoy Villame. So, kung March 16, so anong century yan? 16th century. So nauna po sila dito. So we were introduced to their belief. Na? Ngayon, siyempre, may pa-isa-isa na pong dumarating dito sa atin until World War, mga kapatid, came. Marami ng mga Amerikano, mga Briton na nagpuntahan dito. Kasi nauna talaga sa England po yan eh. Na, kasi nga doon sa kapanahonan nila, ano, nila Paul, na nag-travel na po sila papunta dyan sa England. Na-introduce na po ang Bible po dyan. Na hanggat makarating sa Amerika po yan, mga kapatid, actually po, ang world missionaries nung araw, grupo ng mga Presbyterians. Pero ang mga Presbyterians nung araw, hindi tulad ng mga Presbyterians ngayon. Na hanggat makarating dito sa atin. So, ang nagdala sa atin dito, mga Amerikano. Pastor, nung wala pa po yung Amerikano, ano po yung kaligtasan ng mga ibang tao na namatay nung araw na wala pa yon? So, hindi po sila ligtas. Yun nga ang laging tanong, na it would be unfair for them. Na, pero ang tingin ko po, hindi naman po siguro papayagan ng Panginoon na maging unfair po yun eh. So hindi lang natin alam na during those time, kasi nga, Spaniard time eh, lumalaban na eh. Etong si Rizal eh. So meron na po siguro doon, hindi lang po sila makalabas ng gusto. Na? So, kumbaga sa ano, hindi na natin masaklawan kasi yun eh. Kasi parang ang tanong dyan, paano po yung mga nasa bundok na wala namang nadadalang ebanghelyo doon, nangamatay, di punta na sila sa impyerno? Hindi pa rin siyempre papayagan ng Panginoon yun eh. Kasi God will always give a person a chance to be saved bago sila mamatay. So, kung paano, hindi natin alam. Na? So, hindi ko matatanong na masasagot ng straight po yun. Pero alam ko po, nabigyan ng pagkakataon yung mga yan. Ano yun? Ginakatay? Okay, may talong pa. Kaya nga laging sinasabi nga, no? Nagpapasalamat yung mga Pilipino, Pastor, pag nagpupunta sa Amerika. Now, we want to thank you, no? Kayo pong mga Amerikano. You help us be liberated so sa ating mga away, mga gera. And not only, no, hindi nyo lang po kami na-liberate doon po sa aming gera, you also liberated us, help us liberated sa ating naman po spiritual. Kaya kahit papano po yung mga kano, may utang na loob tayo dyan. Amen? Ah, tanong ba po? Sige po. Tapos, papag-aralan natin mismo yung Trail of Blood. Mahaba-habang pag-aaral yun eh. Meron ako, alam ko yung mga project po ng mga estudyante ko dyan na hindi ko sinoli. Kung nandyan pa. Meron ka rin. Hindi mo rin sinoli. Binalik sa'yo. Okay. May talang ba? Natututo ba kayo? Actually, yung mga na-discuss ko dito, andi dito na lahat sa mga tanong-tanong nyo dito sa perpetuity. So, although yan mga Baptist ng araw, hindi po sila tinawag na Baptist agad. Na? Tinawag nga sila na mga disciples of Jesus Christ.
No? Tinawag sila na, ano pa ba? Followers of Jesus Christ. Then later on, nung nawala na po si Christ, mga kapatid, ang naging parang naging missionary na nga, na si Paul, tinawag sila na mga Paulicians. Tinawag din silang Waldicians. Marami pong itinawag sa kanila po. Hanggat dumating, mga kapatid, no, yung tawag na, nung Dark Ages na, tinawag na po yung mga Baptist na Anabaptist. Anabaptist, yung tawag po dyan ay rebaptizer. Kasi nga, during those time na na-introduce na po yung tinatawag na infant baptism, sabihin, pag-baby, pwede nang bautismuhan, in which is not really a biblical teaching. Nilabanan po, mga kapatid, ng mga Baptist po yan. Na kaya marami po yung mga na-infant baptism noong araw, nagpabaptize uli na sa Baptist, is scriptural baptism. So tinawag sila na rebaptizer. At dahil doon, nagalit lalo ang simbahan sa kanila. Kaya pinagpe-persecute. Kaya yung Anabaptist again is a name given by the enemy of the faith. Then later on, tinawag tayo na Baptist na lamang. Amen? Ha, kaya ako po, I am very proud that I am a Baptist. And I will die a Baptist. Sabi nga, ang pagiging Baptist ko po, mga kapatid, kahit ano pa sabihin nila, tagus po ang gambuto. Mula dandruff hanggang cuticle, Baptist po ako. Amen? Tanong pa? Wala na? Ah, si Ate Olive. Okay. Ano ang pagkakaiba? Well, siyempre po, church administration, that is one. Na kasi, para halos pare-pareho ang belief eh. Na, naniniwala po yung salvation by grace, through faith, kay Jesus Christ. Meron yung baptism, meron po yung, ano, lahat po yan. Basta they call themselves Baptist, mga kapatid. We have one thing in common. Maliban na lamang po sa church administration. Pag Southern Baptist, they are run by the congregation. Ibig sabihin, pag ako, ayaw nyo na, pwede nyo akong palisin. Ganyan po. Tawag dyan, democratic form of government. Na ang iba naman, naniniwala sa open communion. Ibig sabihin na everybody can partake the Lord's Supper. Pero sa atin po, we only believe that a local member of our church are allowed to take the Lord's Supper. Sa yung mga ganon. Na po, ang iba, syempre, lalo na po sa panahon po natin ngayon, they believe in a very, sabi nila, masaya daw na kantahan na, na tinatawag nga nilang praise and worship, na yung praise and worship should be a very good name for worshiping the Lord in music. Yung nga lang, na hinayaan nila na yung praise and worship pasukin po ng paraan ng sanlibutan. Kaya may mga tambol na dyan, in which, syempre po, ako po, personally, as your leader, hindi po ako, ayaw ko po nun. Galing na po kasi ako dun eh. Di ba? Kasi pag binalikan ko yon, kahit sabi mo, ang mga wordings na po ay tungkol na sa Diyos, na ang tawag nga nila, Christian rock music. Eh, ang aking paniniwala, kung yan po ay Christian, then that is not a rock music. Kung yan ay rock music, then that is not a Christian. So yun, mostly church administration. Yun lang ang pagiging. Pag sinabi kasing independent, actually po, there is no such thing as independent Baptist church. Bakit po? Kasi dependent ka pa rin naman sa Panginoon eh. Then why you call yourself independent? Tinatawag lang nila na independent kasi wala silang pakialam doon sa mga fellowship ng iba. Pero pag yan na ngailangan mga kapatid ng tulong, lalapit din doon sa iba yan eh. Kaya hindi dapat independent, dapat interdependent Baptist Church. Di ba? So tayo po, although now we believe in autonomous, mga autonomy of the local church, pero interdependent pa rin po tayo sa iba ng mga Baptist Church.
Okay, meron pa? Terno kayo ni tatay pala. Pastor, yung sa mission, sinesend out na mission, ano? Kailan sa sinesend out na mission, kailan o ba pwede, ilang taon no ba yung isang mission bago maging isang church? Okay. Ilang taon ba ang mission bago maging church? Depende po yan doon sa missionary. Na? Kasi, kung kaya na kaagad ng church na after 6 months, kaya na nilang tumayo mag-isa, di pa organize na sila. E tabi, mga kapatid, ano? Ang ating pong timetable po dito, kapag kaya na ng ating anak tumayo mag-isa. Yung nga lang, huwag naman masyado. Huwag naman maging, di ba, forever and ever mission ka. Di ba? Hanggat maaari, mga kapatid, you work. Na ito pong ating church, mga kapatid, na nag-start po ako dito, October 1983. Natapos December ng 1986 yata yon. So, ilan yon? More than 2 years. Kasi October 86 ng December. So, ilang taon yon? Dalawa? Sobra sa dalawa. Tama. So, yun po. So, mula po nun, mga kapatid, lahat na po ng aking mga support coming from other churches, putol na po yun. Kasi nga, parang sinasabi ko, kaya na po namin tumayo bilang isang pamilya. So, the church supported me, mga kapatid, full-time. Actually po, full-time naman ako ever since. Na kaya nga sabi ng mga kamag-anak ko, magkano ba ang sweldo mo dyan? Sabi ko, 150 po a month, o a week. Anak na po namin si Chil noon. Kaya sabi po lagi sa akin ng mga tiyahin ko, paano ka mabubuhay dyan bukod sa paghinga? Sabi ko, tutulungan ako ng Panginoon. Hindi po nila naunawaan yan. Pagan save, hindi po maunawaan yan. Ang Panginoon po bubuhay sa amin. Pero never, mga kapatid, na kami po, sa experience ko po sa pagpapastor, umabot ako doon sa walang pambiling pagkain. Hindi ko po inabot yan. The Lord always supplies. Kung walang-wala na, hindi po ako makakaramdam ng gutom. Binubusog ako ng Panginoon, spiritually. Yung tiyan ko, pinupuno niya na spiritual eh. Hindi po, wala po talaga. No? Ganun po kabait ang Panginoon. So yun, ang ano ha? So, depende yun. Ah, siyempre, pagdating na araw, magtatanong ka rin, bakit ba hindi pa rin ako na ano, nagiging missionary, ano ito, church, o missionary pa rin. Ha? Ah, pag-pray natin yung mga missionary natin, talaga makatayo na. Okay? Meron pa, sige, last question. Oh, Brother June. Pastor, tanong ko lang po. Yung po, di ba, may mga nag-aaral po sa Bible school tapos bahagi po sila ng church. Halimbawa po, pwede po bang mangyari na halimbawa magsasabi po sila, Pastor, lalabas na po ako o yung church po ang nagde-decide. Halimbawa, kung may nakita ng lugar, church po ang magde-decide yung kailan po sila lalabas. Pangalawang tanong ko po, may instance po ba sa Bible na yung mga disciple na na-trinity Christ, may isa po ba doon na nagsabing, Panginoon, ako po, lalabas na po ako para makapag-mission doon sa lugar na yon. Yun po, Pastor. Okay. Una-una po kasi, no, ang pagiging missionary is always a calling. Pag sinabi natin calling, it is a desire. It is an impression na nilalagay ng Panginoon sa puso nung gustong lumabas. No? Ngayon, sino ba ang nagde-decide? Yung church ba? O yung tao mismo. Siyempre po, the church will always be praying. Pero yung desire ang gagaling doon sa tao. Di mo ba? Na? Kaya, alimbawa, si James, na? Ang puso niya, binigyan siya ng Panginoon na impresyon na mag-start nga doon sa Bustos. So we just wait for him. Pag sinabi niya, Pastor, pwede na po akong lumabas. Then, i-announce ko sa iyo and we will pray. And we will support him.
Ganun po yun. Na? Kaya, siyempre, titignan ko rin kung equipped na yung ating pumisyonary. Na, kung talagang handa na siya. Kasi mga kapatid, ang pagmimisyon, hindi lamang po pagpipreach. Na, pinakamahirap po sa gawain ng Panginoon kung paano mo haharapin ang problema. Wala pong libro. No, ibig sabihin, baka pag na-experience mo na, makakasulat ka na ng libro. Pero iba't ibang problema, iba't ibang pagharap sa problema. Ano po? So yun. Meron ka pa bang isang tanong doon? Ano pa? Okay. Kung doon nga, makikita nyo dyan, ano? They were always, no, para bagang binigyan sila ng impression ng Holy Spirit, lagi po sa Holy Spirit eh. Nang si Paul, no, sabi, he was forbidden to go to Macedonia by the Spirit, na tinawag siya ng Espiritu. Na ang lagi, no, ang Espiritu ang magmumove doon sa tao. So, ibig sabihin, pag sinabi ko, Pastor, magmimission na po ako, it is me and the Holy Spirit. So, pag sinabi mo sa akin yan, na, at nakikita ko na mahanda ka na, sasabihin ko lang, oo. Pero kung makikita ko na ang tamad-tamad mo na hindi ka nga nagsosoul winning dito, bigla ka magmimisyon, sabihin ko, no. So it is purely emotion. Amen? Kasi mga kapatid, dapat yung, kasi itong church nito, ito po yung parang training ground eh. Na dito mo, this is where the place you can prove yourself sa Panginoon. At pag nakita ko na ganun ka na, pwede ka nang largahan. Pero kung dito patulog-tulog ka, patumpik-tumpik, tapos bigla ka magiging missionary, na mas lalo kitang patatagalin dito. Bakit? Hindi ka pa handa eh. Kasi ang buksingero po, hindi nagcha-champion sa ibabaw ng ring. Nagcha-champion yan pag yan po yung nagpa-practice at nag-iinsayo. Kaya kung paano po nag-iinsayo yan, na makikita mo na magiging champion siya. Yan nga lang, siyempre may chamba pa rin. Katulad si Pacquiao, na-chambahan, tulog. Or overconfident. Na? Okay, meron pa? Tanong ko lang, Pastor, yung bang mga missionary pwedeng mag-stay na missionary na lang sila na hindi magtayo ng church? Parang si Pastor Ebert, no? Ebert? Apo, di ba missionary okay. Siya, pero matagal na. Pwede yan, pwede. Pero ang tawag sa kanya, church planter. Na missionary siya dito, pag na-organize na yan, iiwan niya sa isang able, lipat na naman po siya sa lugar. Mag-i-start na naman, pwede yan. Sa case ni Brother Ebert, hindi niya ginagawa yon, pero siya ay nagtitrain ng mga magpapastor. Kaya po, ang hawak niya, Bible School. Yung church, halimbawa, katulad si Brother Ebert, tinuturoan ni ito, estudyante, halimbawa si Joel, na, iditrain siya para magpastor. Paglabas si Joel, tayo ang mag-alo. Kung saan member, yung estudyante, yun ang magbibigay ng authority sa kanila. Okay, na? At si Brother Ebert, member din siya ng isang church. So, si Brother Ebert, hindi siya pwedeng magbigay ng authority. Na? Ang pwede lang magbigay ng authority, yung church na kung saan member, yung mga estudyante. Na, kaya nga sinabi ko, no, ang Bible school, ang seminary, hindi siya pwedeng magbigay ng authority. Na, church lang ang pwedeng magbigay ng authority. Kaya pag graduate na, etong si Brother Joel, hindi pa rin siya pwedeng tawagin pastor, kahit graduate siya. Pag meron na siyang pinapasturan, pastor na siya. Hindi pwede tawag sa iyo, pastor, wala ka namang pinapasturan. Preacher, pwede kang tawagin, pero hindi pastor. O, katulad yung mga men natin dito, ina-address natin sila na preacher. Kasi ako ang pastor dito. Preacher sila. Na, kaya pag naging... Andi naman si Brother Serge? Wala, bakit? Akala ko nag-mission eh. So, yan. Okay? Meron pa ba? Ayan, meron sa likod.
Sino to? Si Marla, si Mrs. Apostol. For example, paano po kapag yung nagnanais maging missionary, natapos na siya ng Bible school, tapos meron na siyang mga ministry sa church niya, and then may mga na-win na rin siya ng mga kaluluwa na naging member din ng church. And then suddenly, may pinagpipray siyang isang lugar, tapos may mga Bible study na rin siya, maraming family. But then, sabi niya sa pastor, pwede na po ba akong i-send out? And then sabi ng pastor, hindi pwede. Hindi pa pwede. Ano pong dapat maging dealing ng church pag ganong situation? Okay. So hindi ko alam kung bakit naayaw ng pastor. There must be a reason behind that. No, so hindi natin alam yon. Pero kung sakali dito mangyayari doon, no, at syempre susuriin din natin. Na kasi ang maaaring pumigil lang sa akin, napigilan siya. Number one, na kung yung lalabas ay giver ng church, sabihin, mawawalan ako dito ng financial. Pangalawa, baka natatakot ako na lahat ng nawin niya dito, sumama sa kanya. Lalong mawawalan ako dito. Na yun ay mga selfish na reason. Pero mga kapatid, na kung yun talaga ay nakita mong equip na, kaya niya na, then why not? Kasi sa aking paniniwala, anuman ang maging contribution niya dito, papalitan ng Panginoon yan. Nang lumabas sila, Pastor Tan, mga kapatid, malaking kawalan sa akin yan. Not only financial, na, but manpower. Kasi mga teacher ko yan dito eh. Sabi, nakakatulong ko yan. Yan ang aking youth pastor nung araw. Nung nawala si Pastor Solera, malaki din kawalan kasi yan yung aking all around dito na nagtatrabaho, kaya magkarpintero niyan. Na nawala si Pastor Jerry, na malaking kawalan kasi sinama niya si Malu eh. Para baga okay lang mawala si Jerry, no? Di ba? Nabiro lang yan. Pero malaking makawalan si Malu. Di ba? Ganun din yung mga Glinoga. So, ibig sabihin mga kapatid, pag pinairal natin yung selfish, yung selfishness natin, hindi natin papayagan. Kasi, it make the pastor's job easier because of them. Diba? Amen? O, katulad si James, sa aalis. O, di mawawalan ako ng driver dito na sumusundo. O, diba? Pag nawala na si Brother Serge, pag nawala na si Brother Ron, malaking kawalan sa akin yan. Ah, kapatid, di ba? Oh. Pero ganun pa man, no? Ang atin lamang po encouragement doon, nakapag-send out tayo. We are actually po doing, obeying the Great Commission. So behind that, hindi ko na alam kung ano pa ang dahilan kung bakit. Pero kung dito sa atin yan, di ba si Edmond, lalabas, oo kaagad ako, kahit hindi pa nagpapaalam. And I believe that is the proper way, eh. Proper po yun eh. Now, who are we na as a pastor para sabihin sa kanila, wag, not unless the pastor knows that you are not prepared physically, mentally, emotionally, and spiritually. Di ba? Okay. So, putuli muna natin ngayon. So, sa Sunday ba, ganito uli ako? Hanggat matapos yung Trail of Blood hanggang 25th century, hanggang rapture. Sige po, so aabutin na siguro tayo ng ating church, baka matitigil na lang tayo doon sa Thanksgiving sa June 20. So may isang Sunday pa kung ganun. Na? Isang Sunday pa. Pero pagkatapos po noon, dalawang Sunday pa bago mag-June 20? Ay, August pala, August. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Kung meron kayong mga Trail of Blood, alam ko nasa yun, nasa internet eh. Hanapin nyo lang, type nyo Trail of Blood, nakita nyo po dyan yung booklet, basa-basahin nyo na. Trail of Blood mismo? O baka yung chart lang? Ah, sige, yun, meron pala ipamibigay. Pero basahin nyo na yung booklet, nasa alam ko nasa internet po yun. The Trail of Blood, ang author po niya, nandiyan naman si Carol.
No? Makikita niyo po kasi ang origin talaga ng mga Baptist, mga kapatid, no? Ang Bible Baptist na group na galing po tayo sa Southern Baptist. Na yun nga lang, nang medyo po, nagko-compromise na po, naiiba na ang mga turo ng Southern Baptist, humiwalay po tayo. As a fellowship, hindi po as a church. Sabi nila, nawalan daw tayo ng authority. Eh, yung pong Southern Baptist Convention po yun, hindi naman church eh. Na yun po ay, alibeto, yung organisasyon ng mga grupo ng mga Baptist churches. So, hindi pa rin nawala yung ating authority na umalis po tayo dyan. Okay? So, later on, ma-tackle pa rin po natin yan. Salamat, Panginoon, sa amin po natapos sa pag-aaral. Dalangin po namin. Ingatan mo po ang inyo po, mga anak. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga inputs sa bigay mo po sa amin. Salamat sa inyo pong pagpapala at dalangin nga namin, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Dismissed na po tayo.